Ayan, magandang araw lang sa nganiwan. Ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa dalawang general, ano? Na ibinulgar po ng isang general, si General Bantag, ang kabulukan ni General Katapang noong panahon po, nang panahon niya. Ito pala mga kapatid ay mga suspendido na ibinalik sa Bucor. Mabuti pa pakinggan po natin mga kapatid ang paglalantad po ni General Bantag sa general na ito. Pakinggan po natin at pagtiyagaan po. General, nabanggit mo si, ito ba yung si dating jail inspector, ang Angelina Bautista, yung taga-BGMP na nasangkot din sa ibang kontrobersya sa BGMP? Tama yun, tama po yun. Yan yung sinasabi ko, napakaulol po yan. Magtiwala ka na sa ahas, wag lang sa taong yan. Dahil kung hindi niya magawa yung gusto niya, kahit pa inalagaan mo yan, tutuklawin kamay mo. Kasi kung linagay yan sa CIW nyo, tanungin nyo si na polis kung magkanong inistapan niya. Kung buhay pa yung isa doon na drug lord, kinaibigan, inutangan din niya, kinuha na ng pera, hindi rin binayaran. Ganun kasalbahe ang babaeng niya na heya ngayon ni Katapang. Tapos ginawa ni Katapang kasi itong heya ni Katapang na BGMP dati retired na salbahe gago si Angelina Bautista Lumba, iyon ang advisor niya na titupan niya yung arong isa ring bugok na dyan. Sinasabi ko ito dahil yun ang totoo. Yes. Diba? Sino bang nagsuspend sa kanila? Mga ombudsman ah. Di naman ako. Sino bang nagpa-imbestiga noon? Time ni na mauungkat na naman. DG file doon noon nung time niya na maraming nasuspend yan. Yun ang mga gustong ibalik at ibinalik na ngayon sa pwesto nitong magaling na si Katapang. Okay, si General, siguro pahabol na tanong lamang. Ngayon halos sinabi mo nga kanina, 50 tauhan po ninyo ang nawala, kabilang na po kayo at nadamay nga at tinanggal nga dyan sa Bilibid. Ano po yung ikinababahala niyo sa ngayon na wala na kayo dyan? Ang kinababahala natin number one ay ang kapakanan ng taong bayan dahil pumunta tayo, linagay tayo ng PRRD, President Digong, para kumbaga bantayan at disiplinahin yung mga nasa loob na lalong-lalo na itong mga drug lords. Na ngayon ang susunod? Kung in good faith itong General Katapang na yan, bakit niya tatanggalin yung wala namang kasalanan na mga katauhan kong dinala doon? Sana nagkaroon ng impartial investigation din at kung involved sila kung saan-saan, sa kanya sana tanggalin. Diba? Ito yung general, na general ni Noynoy Aquino noon, noong SAC 44, yung mga namatay. Diba? Sasabihin ko rin, according to information, although hindi ako privy dyan, sinasabing Ramboy din na nakasamang nagpabagsak na President Ferdinand Marcos noon. Ngayon, nakikita nyo anong ginagawa sa Bucor? Hindi ginagago na niya ang Bucor sa pamamagitan ng paglagay ng mga taong suspendido noon, ng mga ombudsman, etc. at itong isang inspector retired na Bautista. Okay, General, hangad po namin ang na magkaroon talaga ng hustisya on both sides doon sa mga kaanak din ng Persilapit at maging po sa inyo na malinawan na lahat-lahat dito po sa isyong ito, General. Opo, at ang masasabi ko dyan, magbantay ng taong bayan dahil sila naman ang malalagay sa kapahamakan dahil sa pagbabalik ng mga luko-luko o na dating na-suspend at siguradong makikisabwatan yan hanggang sa ako mabihin at saka hanggang sila uli ay mamayagpag at sa pagbibenta ng illegal na drugs. Mm-hmm. General, nakapag-usap na po ba kayo ni Justice Secretary Rimulya po hinggil dito, sir, o humingi na po ba kayo ng audience din sa kanya po para may paliwanag ng husto or yung sa investigation po nag-umpisa na ba sa inyo kasi merong 90 days po kayong suspended po? Opo, kasi pagdating sa amin kasi na nasa
gobyerno, lalo na sa uniform service, kapag mayroon kang order na preventive suspension, ibig sabihin nun, mawala ka muna. Huwag ka nun munang makipag-ano dito, middle, kasi baka ma-impluensyaan mo pa. So, inaubaya ko po sa kanila ng mahigit isang linggo sigurong investigation. Wala naman silang sinasabi sa akin, kundi yung pag-aakusangan nitong Chief PNP. At kahapon na tumawag yung USEC ni Secretary Mulya na sinasabing full support sila sa akin, pero may pero doon eh. Ang tanong ko lang naman, nagtatanong na naman ako dahil kung full support ang DOJ sa akin, bakit i-re-relieve yung mga tauhan ko na hindi naman involved? Mga 50 plus yun na dinesarmahan, tinanggalan ng sasakyan, gusto ang pabalikin sa BJP. May kinababang kalukuhan yung mga yun. Ako lang ang target nila. Tinamay lahat-lahat. Mga Marines na retired yung iba na, mga retired kamo pala, na nagsisecure sa akin. Lahat yun, ura-urada, tinanggal din ni Katapang. Iba niya alam, nagaling din sa Tawid-Dagat yung mga yun, kung saan-saan probinsya. Saan na sila ngayon? Eh di ba, para kami lahat, mga tauhan ko talagang basang sisiw. Hindi naman kami katulad ng mga viewer na dinisipin ako. Sila mga involved sa anomalya. CCTV for sale, hospital, pass, kung ano-ano pa. Hindi ganun mga tao ko. Okay. Sir, nabanggit doon sa Percy Lapid sa kanyang programa na humihiling siya sa DOJ. Ito, hindi binanggit po yung inyong pangalan. Pero ang sinabi niya doon, isang official ng DOJ at humihingi siya, kumbaga umaapila siya na magkaroon ng lifestyle check ukol dito. Meron nga siyang mga akusasyon na meron daw po kayong 11 na mga sasakyan. Kayo po ba? Eh, handa po kayo na ilantad or dito sa lifestyle check po? Opo, sabi ko nga, palagi kong sinasabi na yung patungkol sa mga sasakyan na yan, ito bilangin natin siguro. 6 galing sa Bucor, 4 Ninoba, 2 Grandia, puti at itim, yung personal ko, kung sa anak ko, di ba? Pero yung mga nagdagdag kasi doon, sasakyan ng kapitbahay, mga kapitbahay, kasi ang katabi ko dito, left and right, harapan ko, likod ko, kapitbahay. Pero yung mga sasakyan na yun, sir, na sinasabi niyo pong escort, hindi po nakapangalan sa inyo, nakapangalan po yun sa Bucor. Opo, sa Bucor talaga, at binawi ka agad yan, yung magaling na si Katapang. Okay, kung meron namang sigurong gano'n na yung naka, kung saan na nakarehistro yung sasakyan, kasi madali lang naman mag-akusa din na, oy, ito mga sasakyan, 11 sa iyo to, nagkaroon ka ng maraming sasakyan, pero pwede namang suriing mabuti kung kanino ba nakapangalan, no? Kung hindi sa Bucor yan, kasi sabi nyo nga, marami dyan sa Bucor, yung detail po ninyo, security detail po ninyo, pwede talagang, hindi lang, bakit kailangan na mag-akusa, wala namang pruweba ang nangyayari pa ngayon, eh kayo po yung inakusahan, kayo pa yung maglalantad ng pruweba. Oo nga po, tama kayo dyan. At naiisip ko tuloy, bakit ko sinurrender yung mga yun? Baka, kaya siguro pinagsurrender pala ako nitong Katapang para mawala yung mga sasakyan dito. Pero alam naman ng lahat na sa akin na issue yun bago nila kinuha. Nung hapon, Monday, araw pala na ito, partner Jane, no, itinalaga yung bagong Bucor chief, no, sa katauhan ni dating AFP Chief of Staff Gregorio Katapang dyan sa Bureau of Corrections. Ayan, at marami sa ating mga kababayan partner ay nagpadala din ang kanilang mga komento at kanilang pananaw hinggil nga dito sa nangyayari dyan sa Pilibid at lalo na kay dating Bucor chief Bantag. Sabi dito ni Evelyn Soteriana, sabi niya, be strong General Bantag, sir. Ang mga igurot po, matatapang at hindi basta-basta susuko. Kakampi niyo po ang Panginoon sa katotohanan. Alam ko malungkot si PRD sa pangyayaring ito. Sabi naman ni Flor de Luis Clanog, balik na sa dating Pilipid, yan ang pagkamali ng pag-alis niyo kay General Bantag. Opinion po ng ating mga kababayan dito sa YouTube. At kumbaga, hindi posible na mangyari talaga na ma-operate din itong si General Bantag, considering dyan po sa Pilipid, maraming mga ma-implement siyang tao kahit na nasa
sa loob ng bilangguan, eh meron para silang galamay, kumbaga, at pera lang po ang nagpapagalaw dyan, no? Parang barya lang sa kanila kung maggagawa sila ng mga senaryo, kasi kung pagbabasay nga natin yung sinabi ni General Bantag, piruin mo, merong salupa-salubong, 100 million, di ba? Eh, hindi siya, no? Kasi once na tinanggap mo yun, talika na. Oo. Kung ano yung gusto na ng mga nagbigay sa iyo ng 100 million, wala ka na, talika na. Yun na yung susundin mo, hindi siya nagpahawak doon. So, pwedeng gamitin yung ganong halaga ng pera para siraan ang isang individual. Sana, partner, yan ang ikinababahalaga ni General Bantag at dito sa bagong Bucor Chief, hindi ma-impluensahan itong mga drug lords na nasa loob mismo ng Bilibid. At hopefully ay malutas na ito, itong issue ito dyan sa Bilibid. Sabi pa nga nito si Stella Magdua, ito ang mga salita na nagsasabi ng totoo. Ramdam mo yung inis at tapang niya na magsabi ng totoo. Na makakalusot na naman ang mga kalaban. Ito yung mga hinaing at pananaw ng ating mga kababayan partner hinggil sa pagkakasuspindi din ni General Bantag, ang dating Bucor Chief. Samantala, tanggap po natin ang live report, Land Transportation Franchising and Regulatory Board nakapagtala ng higit 200 special permit ng mga public utility vehicle na babiyahe sa Undas. Si Sheena Tordo magbabalita. Ayan mga kababayan, meron naman po kayong tamang pag-iisip para masuri at matimbang kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo. Lalo na at ang pumalit mga kababayan ay dating tauhan ni Noynoy Aquino na napakaraming kaso, no? Sa ombudsman na suspendido pa. Ngayon bumabalik po sila sa Bilibid, no? Ngayon, siyempre, pag bumalik sila, babalik din po yung dati nilang operasyon. Ngayon, malalaman po natin kung tatagal ba si General Katapang sa Bilibid at kung ano ba ang hakbang ng ating PBBM. So, abangan po natin ang mga susunod na kabanata sa buhay po ng dalawang magkabanggang general na ito. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like and share, at pakihit rin po yung notification bell para lagi kayong ma-update sa ating pong mga video. Salamat po, Lansangan ni Juan.